Ito bilang-bilang sa kanila. Hello. Hi. Hello. May direktor. Ano? Reklamo. Oo nga. May pabilang-bilang pa. Kala mo naman may pinag-iba. May pa. May direktor. 3, 2, 1. Eh, pag ganun-ganun pa nalalaman. Kasi may maisingit na ano, baka may maisingit na salita. Diba? May maisingit na chitong. Na ano. Hi, good Hello. Evening. Magandang gabi po. Good evening and we're back. Sa we're episode back. 16, nakalain mo. Yung pa-skip-skip natin eh, umabot tayo ng 16. Umabot kami ng 16, kalain niyo yun, mga friends. Sino mag-aakala? Sa dami ng bashers namin. Sino mag-aakala tumagal tayo yung tatlo? Sino mag-aakala kung tumagal tayo? Tagal natin yung isa't isa. Natagal lang natin itong katarantaduhan natin. So, ayun. May nakikinig. O, diba? Dalawa na yung viewers. Ayan. Isa ako doon. Two viewers. Ako yung isa. Ay, hindi pa ako nakalagin. Jeff, pasok ka na. Para ano? Na. Three. Na. Nalilang kayo naman. Kaya nyo na yan. Ayan, three. Antay natin sila. Antay natin para kunyari may silbi naman tayo sa kanila. Charot-charot. Para kunyari may dulot tayo sa buhay nila. Sige, comment kayo pag nandito na kayo. Kasi kahit wala kayo, mag-comment lang kayo. Kahit mag-comment batch 3, kayo, group 7 present. O, oh, diba? Hi! Wow, may batch. Gusto ko naman may talaga ano na mayroong attendance. Eh, no? May palabel. May attendance. Batch 3, group 7. Parang that's entertainment. Tasan yung Tuesday group? Lumabas. Daming alam, Tuesday group. Yes, alam ng idaran. Nagkakaalaman. Ay, teka, ayan, 5 viewers tayo. Sige, explain lang natin yung ano siguro. Yung topic. Explain natin yung ganap today. Yes. So, paano ba simulan natin sa ay, hindi, sige. Simulan na lang natin na in-explain yung title natin. So, kasi never-ending issue to eh. Yung low rates, yung mga $3 rate. Never-ending issue to. Hindi matatapos. Pinagsisimulan talaga. Oo. Pinagsisimulan talaga to ng away. Kaya ako sa group, alam mo yun. Talaga ako sa pinagsisimulan. Natawa ako sa pinagsisimulan ng away. Para napakasasama ng mga ugali natin. Pinagsisimulan siya ng away. Oo. So, pinagsisimulan talaga siya ng away. Tapos, nagkakaroon ng friendship over. Mga ganun. So, so ayan. So, paano ba? Pwede, okay lang ba tumanggap ng low rates? Or kung okay lang, kailan siya okay? Kailan siya hindi? I think kasi, dapat natin ikwento kung saan, kung bakit natin naisip to. Oh, sige. Yung scenario ni Mien na post, I think mas makakatulong. Sige, Mien, ikwento mo dahil atribida ka. Yun kasi ano eh. May wala impact yun kasi hindi Pinoy eh. Oo. Oo. So, kung, kasi usually big issue na pag Pinoy, mababa ang rate. Pag sa US, mataas. Hindi eh. Meron ako isang nakitang post sa isang virtual assistant group na majority ng members eh sa US na nag-post siya na since sobrang broke na siya, as in sobrang broke. Hindi pa naman, hindi sobrang broke. Ang sabi doon is, kung mawawalan na siya ng pera, so parang situational, siguro parating na siya ron. Oo, parang ano, parang... Mm-hmm. Parang naka-coupon na, kasi, na siya kumain eh, di ba? Oo, naka-coupons na siya. So, broke na siya. Yung sobrang broke, parating na. Ayun, sabi parating niya, na. Okay. Oo, na willing na siyang tumanggap ng $3 na rate. Kesa sa wala. US yun, ha? Oo, kesa sa wala. At US yun. So, Amerikana ito. Oo, hindi ako nag-comment doon sa post. Pero, syempre, bilang chismosa ako, in-screenshot ko na naman. Nag-comment siya dito sa dalawang bakla.
Hindi siya nag-comment, pero sinisisi niya sa dalawang chismosa sa niyang kaibigan. Tapos sinend niya yung comment niya sa amin. Parang gaga. So parang, eh, sinisis din niya. So parang, ang sa akin lang is, sa kanila nga na mataas yung cost of living, umaabot sila sa point na napipilitan silang tumanggap ng ganong rate. So parang, what pa more? What more sa atin, di ba? Na parang, sige, sabihin na natin na hindi natin kasalanan na mas mababa yung cost of living sa atin. Pero, this industry is the survival of the fittest. And kung wala kang diskarte at hindi ka maparaan, at maghihintay ka lang na may malaglag sa harapan mo mula sa langit na $10 per hour na rate na trabaho, eh, mamamatay kang dilatang mata. Oo. Ang hindi ko... I think kailangan natin... Sige, go Nizza, sige lang. Sige, ang ano ko kasi, parang, sino naman kasi sila para sabihin na huwag tumanggap ng $3 yung mga iba? Paano kung, alam mo yung parang, wala na talagang kakainin yung family mo? Siyempre, tatanggapin mo na yung $3, di ba? Kesa wala. Kesa, totoo naman kesa yun. Kesa mo yung pamilya mo. So, pero, basta, siguraduhin na alam nila na stepping stone lang yun. Hindi yun yung pinaka-ending nila sa freelancing. I think yun kailangan nating i-discuss kung, kasi dumarating na dun sa punto na magti-$3 ka na, na ibabagsak mo na yung presyo mo. Kasi pakiramdam mo, wala nang kumukuha sa'yo. Pero sige, pag-usapan natin, ano ba dapat yung dapat kinoconsider natin? Meron ako, say, si kunyari. Singit muna pala. Oh, sige, go. Okay lang. Si Miss Singit. Kasi yun lang ako kahapon. Oo. Si Singit lang ako. Kasi, ano siya eh, parang may nabasa ako, bakit daw ba hindi nakakatanggap ng response yung mga nag-a-apply sa ibang, ay sa mga pinag-a-applyan nila. So, nag-a-apply sa ibang pinag-a-apply nila, hindi ko na-gets. Ay, sorry na. Bakit yung mga freelancers, bakit may ibang freelancers? Uy, si Kalitaga na sinagwa yan. Teka nga. Kasi sila po kasi kumain kami ng hapunan, kaya energetic kami. Hyper kami. Hindi kami mainit ulo. So, ayun. So, bakit daw well, hindi natin masasabi kasi si birthday walang, oo. Sorry. Nagpakain. Ayun. So, bakit yung ibang freelancers? Na-detract si Nizza. Oo, binin natin sa pic. Ayun. So, ano, ano to? Sorry na. Ayun. So, bakit daw yung, ewan ko sa inyo. Bakit daw, tatuloy ka lang. Bakit daw yung ibang freelancers hindi nakakatanggap ng response sa ibang ano, sa ibang ina-applyan nila? So, dapat din kasi i-consider both sides, hindi lang yung freelancer na ano ba, bakit hindi siya nakakatanggap? Hindi ba okay yung ano niya, yung portfolio niya? Hindi niya ba mapatunayan or mapangatawanan yung rate niya? But on the other side kasi meron din 'yan. So yung clients kasi minsan hindi ka talaga re-replyan 'yan kung nakahanap na sila ng iba, or hindi kanya re-replyan kung nag-post sila ng job posts, biglang 200 plus yung dumating na applications sa kanila. So syempre hindi naman agad-agad magre-replyan. Tapos meron mga iba na busy talaga, hindi agad talaga nakaka-reply. So ayun, kasi may nababasa ko minsan. Yan. 2 days, 3 days pa lang nag-i-inarte na sila. So, the bigger the company, mas matagal yung reply nila sa mga job posts nila. Kasi, correct. Marami yan. Mm-hmm. Hindi lang meron nga ako sa buwan yung, bago sumagot. Ako nga, hindi ko naman alam kung na? Kailan ako nag-apply. Mas, hindi ko na alam kung alin doon. Sa mga in-apply. Magugulat ka na lang, biglang magme-message sa'yo. Meron kasi talaga buwan. Sagot niya from last month. Din ako eh. Oo. So, ang advice ko kasi, wag mo nang antayan. Kung bukas makalawa wala pang reply, mag-apply ka na sa iba. Hindi yung mag-aantay ka doon sa iisang ano. Tapos, i-big deal mo, ipopost mo pa doon sa ano, sa group, sa ganyan. Kasi sayang yung oras eh. So, ayun, mag-buffer ka, mag-apply ka. Oo. Ayun, so... Siningit ko lang yun. Sandali, kasi, natitinga ako. Kasi kumain, di
nag-toothbrush muna bago nag-live eh. Sorry naman. Mamadali na pulmos pa eh. Ma-dirty. Ayun. Hindi, totoo naman yun eh. Kasi I think ang pakakala talaga, marami pa rin kasi talagang misconception. Isa dun is, yung pag nag-apply ka sa freelancer, as a freelancer, mabilis yung turnover or mabilis kang ma-hire. Hindi eh, ganun pa rin siya eh. Kung may mabilis, gaano, may matagal. Oo. So, ang expectation mo dyan, parang... Diba? No? Para pa rin siyang regular company na hindi mo pwedeng asahan na, oh, nag-apply ako sa isang tao, yun na lang yung aasahan ko, titigil na ako mag-apply. Hindi kasi ganun sa freelancing eh. Mm-hmm. Hindi ganun na tawag dito. Isa-isa. Tapos, para nag-apply ka, gusto mo, kara-kara, tanggap ka agad. May sagot or may sagot na agad. Oo. Hindi, kasi makikita mo naman kung ilan na nag-a-apply per job eh. So lahat yung dadaanan. No? Tsaka yung ibang clients, hindi lang sa Upwork and Post. Meron pareho. OLJ, Upwork, tapos meron pa sila sa Indeed, yung sa parang local ano nila, local parang job street nila, ganun. So, Craigslist, pwede din. Oo. Mga local job boards. Tsaka ito, ito yung isa kong gusto kong hingin yung thoughts nyo. Kasi malaking usapin to eh. Dapat ba ang kliyente or yung nag-post sa job, kailangan balikan lahat ng nag-apply para sabihin na may na-hire na sila? Kasi may ibang aplikante, pakiramdam nila utang na loob na kliyente sa kanila yun na sabihan sila na may natanggap na. Ako hindi eh. Hindi responsibilidad ng kliyente yun. Ako hindi. Sa akin, hindi. Hindi ako nagdaramdam kapag on. Hindi sinagot sa akin. Oo. I mean, hindi sumagot ako man, hindi ko na maalala. Years, ganyan. Oo. Ganito kasi, di ba, dapat mag-a-apply ka. So, yung talagang pag-a-apply, sinisa mo kang nag-freeze na kasi yung picture niya sa akin, nakapikit lang. Hindi humihinga. Nakikita mo ba? Sa akin naman okay lang. At saka sa live naman okay din lang. Okay lang. Okay sabi ba? Ko sana, nakapikit lang si Nizza, hindi humihinga. Nizza, dilat, charot. Ayun. Minsan nga, invite na yung... mainit ulo mo. Minsan nga, invite na yung na-receive ko, tapos sumagot ako, tapos 10,000 years na siyang hindi nag-reply. Kebs, move on. Hello? Oo. Ototink na sila pati na dapat mag-apply ka na sa iba. Oo. I think kailangan maintindihan din ng mga freelancers, ng ibang freelancers na ang freelancing is also a game of contingencies. Kailangan marami kang contingency. Hindi po pwedeng plan A ka lang. Kasi kung iisa lang yung plano mo, darating yung oras, makakailangan ka na plan B, plan C. Oo. No? Ubusin mo yung alphabet. Ako inubos ko alphabet eh. Plan A to Z. Oo. It is a game of contingencies. It is parang ano talaga siya, kailangan parati kang handa for any eventuality. That means also hi, yung matagalang walang kliyente. No? Kailangan handa rin tayo out. Sa... May pa-shout out ako. May pa-shout out ko lang kasi ko sa Facebook eh. Yun. So yun, kailangan handa tayo sa any eventuality mo. Na pwedeng mangyari. So, parang nagtitinda din lang yan eh. Pag inihain mo ba yung paninda mo sa tindahan, ina-expect mo ba mabibili yan agad today? May titingin, may lalapit. Meron nga, hindi magsasalita, sisilipin hello? Lang, tapos dead man na, move on na din sila. So, ganun din hello? Yun. Ba't wala ako? Parang laging tindahan yung analogy natin, di ba? Dep store. Parating tindahan. Drugstore. Nagalit si Madam Drugstore daw. Depstore. Di ba yung Depstore na may ano? Naririnig na ako. Depstore. Bakit hindi ako makarinig? Oo, hindi ako naririnig makita? Kita. Ayun. Okay. Naririnig ka namin. O, nawala ka bigla. Okay. Nag-free, natulog na ako. Ayun. So, isingit ko lang din dun sa ano. Yan na naman sisingit. Dun sa sinabi mo na contingency. Kung kunwari ako kasi, di ba, hindi naman ako nag-hourly nung first few years ko. So, fixed price ako. Tapos, alam ko na from yung pag-send mo ng application hanggang dun sa hiring process, hanggang dun sa start ng job mo, medyo may ilang days pa yan. So, ang ginagawa ko, hindi ako nag-a-apply kapag tapos na yung isang job. Pag patapos na ako dun sa isang job, nag-a-apply na ako para pag saktong na end ko na yung unang job, papasok na yung
mga susunod. Yung panibago. So, parang uh-oh. Hindi, nag, oo, nagbabuffer ka, mm-hmm. hindi ka nag, ano, hindi ka nag, nag-iwan ng empty space, oo, ng empty na, oo, kasi per project ka eh. Egg tray. Ng empty, empty. Well, hindi, yung parang, tama yung sinabi ni Mian kanina, yung parang, yung umaasa ka na may babagsak sa yung trabaho, hindi kasi ganun eh, pagka inasa mo. Walang babagsak sa harapan mo na trabaho. Hindi, saksakan ka na ng galing. Ang rate, true. Na may reputasyon ka na, yun, talagang may babagsak sa iyo na trabaho. Pag maasim na, pero, oh, sige. Oo, pag mabentang, mabenta ka na. Pero sige, so kunyari, may ginawa ko ng lahat, may contingencies na ako. Kailan ako dapat? Oh, nawala si Jeff. Hello? Ba't ganyan? Ako si na Jeff ay nawala. Oo, ikaw nakikita kita. Ah, baka si siya yung nawala. Ano. O, sige. Siya may problem ano, sa internet. Kaya ayun. Ako natutulog sa screen niya. So, balik so, tayo sa niya, ano. Kailan daw okay? Oo. Kailan okay? So, ako naman sige. Na mababang rate. Sasagot sige, ikaw ako, muna. Ano, ako, naniniwala ako na hindi, na yung hindi lang okay na tumanggap ng maliit talaga para lang makapagsimula is yung mga hindi ko sinasabi na ito lang ah, pero ito mga to parang pag writer ka at saka pag ano ka yung graphic mga designer, nasa creatives mga nasa creatives kasi nasa sayo na yon, parang prerogative mo na yon kung gagawa ka ng portfolio mo kasi within your reach na yon eh, may mga libreng ano, may mga libreng gawaan ng portfolio or Facebook page, ganun. So, oo. Pwede, tsaka yung diba? Ano, bago ngayon, Google Sites. Yes, oh, di ba? Pwede mo nang i-showcase yung ano mo, pwede mo i-showcase yung work mo para hindi ka mag-start from the bottom talaga. Mm-mm. Kasi maraming resources dyan, lalo na kung writer ka, kahit free blog lang yan or kahit na mga notes lang yan sa Facebook. Ano, nawala. Pwede ka mag-showcase ng pwede ka mag-showcase ng skills mo. Oo, so pagsa ka na sa creative sides ka. Oo. Invest ka sa sarili mo, invest na mag-invest ka sa paid courses. Kung nasa creative side ka, bakit hindi ka mag-invest sa sarili mo? Gumawa ka ng portfolio mo kahit na yung mga libreng sites lang ganyan. Lagay mo yung mga articles mo, lagay mo yung mga yes, contently. Doon kami gumagawa ngayon. Yes, doon kami gumagawa ngayon eh. So, yung mga articles mo, pwede mo lagay doon or yung mga photos. So, libre lang naman siya. So, yung free site ng free site din ng WordPress. Yes, oo. Kahit para sa WordPress mga bloggers. Yun, kahit nizza.wordpress.com yan, okay lang. Basta ma-showcase mo yung ano, alam ng client mo na nag-invest ka sa sarili mo. Kasi, ang problema sa mga iba, parang i-insist nila na dapat malaki na ang rate nila as a writer pero hindi naman nila naman mapatunayan. Yes, oo. Kita naman kailangan sa kanila na hindi sila wala siya. Kita naman sa kanila na hindi sila nag-i-invest sa sarili nila. So, ayun. So, imbis na, kunwari, hindi ka natanggap. Imbis na siguro yung kakarant mo sa Facebook, kakaaway mo sa client, imbis na yun yung inaatupak mo, ba't hindi ka gumawa ng article para sa sarili mo tapos i-post mo sa blog mo? Or ba't hindi ka gumawa ng logo ng mga kung ano-anong ginagawa mong designs? So, ba't hindi mo ipunin yung portfolio mo para ipakita mo sa client? So, hindi mo na kailangan mag-start sa sobrang bottom. Kasi nga, kasi may mga samples ka na. Yes, meron ka nang ipuprove na, meron ka nang proof na marunong ka talaga ng sinasabi mo kaya mong gawin. So, since ikaw na sa creative sides ka, ako naman yung magkekeme ng sa technical side kasi nandun ako sa part na yun. Sige, tuloy mo lang yung sinasabi mo. Kung meron pa. Meron pa ba? Wala na. Sige, sige. Ikaw na. Mamaya ako sa sige. Joke lang. Sige. Okay lang. Sumisingit ka naman eh. So, balik tayo sa tanong na when it's okay to accept low rates. Lalo sa katulad namin na sa technical side, mga skill-based talaga na parang industry-specific, wala kang ibang kailang magiging proof na kaya mong gawin yung ginagawa mo aside sa interview or kaya mong gawin yung job aside sa pagsagot mo sa interview.
other than previous work experience na related dun sa current na ina-applyan mo. So, kung wala kang ganun, another way para makapasok ka sa industry is to accept a bit lower rates na ang client ay nag-o-offer na ite-train ka for that, dun sa field na yun. Diba? Alimbawa, meron akong isang sample na parang naging kachikahan ko rin na bagong VA. Although, wala siyang experience sa STC, pero meron siyang experience sa escrow. So, kahit papano, meron na siyang glimpse kung papano yung transactions. Hindi na siya sobrang newbie na sobrang wale kaalaman tungkol sa transactions. Pero nag-accept siya ng low rates. Kasi, hindi pa siya ganun ka-confident sa skills niya pagdating sa transactions eh. So, sabi ko sa kanya, okay lang yan. Huwag kang makikinig dun sa mga know your worth, kinemene na nabasa ko dun sa comments. Kasi, ikaw mismo sa sarili mo yung makakaalam or makakapagsabi kung kaya mo o hindi. Hindi yon para i-judge ng ibang tao or ng ibang guru coaches na i-judge ka para sabihin na know your worth and hindi dapat ganyan yung worth mo kasi magaling ka naman, matalino ka naman. Kahit gano'ng kakatalino, kung wala kang experience nung job na ina-applyan mo, most likely, hindi mo makukuha yung rate na, yung dapat na rate. Pero, singit ko lang ah. Ito, sumisingit eh. Singit ko lang. Kasi yung know your worth na yan, idadagdag ko lang. Hindi rin yan, basta-basta, na sinabi sa'yo na $18 ka, $18 ka na dahil you know your worth. So, hindi yun yung worth mo. Yung worth mo is, ano yung worth na ibibigay mo doon sa business, plus ano yung experience mo, at ano yung mga kaya mo. Yun, sama-sama. Yun yung worth. Hindi lang pocket. Rallyista ka na nagra-rally ka na rallyista. Alam mo yun? Gusto na ba yung rallyista? Yung mga rallyista. Lagi, ito po naman yan. Hindi. Yung mga sinabi nila. Reklamadora. Reklamador. Oo. So, hindi naman nila rate sila reklamo. Reklamo. Oo nga. Nakikilang. So, ano ba, kumain tayo, hindi na ka mainit ulo na. Oo, hindi nga. Ayan, so, hindi ako galit. Hindi porket na sinabi ng mga kagroup mo na hindi pwede tumanggap ng $3 dahil binababa mo yung ano, yung industry natin. So, sabi mo, ay, hindi ako kukuha ng $3 dahil ano, dahil binababa ko yung interest ko, kukuha ako ng $18. That's my worth. Hindi ganun yun. So, ang worth mo is kasama na yung maibibigay mo sa business, yung kaya mong gawin, at saka yung mga nagawa mo na. Oh, ano may iaambag mo to improve the business? Hindi yung basta magawa mo lang yung task mo, okay lang. Ang challenge kasi dyan sa know your worth na yan is, tayo kasi yung naglalagay ng presyo sa sarili natin, which is, hindi tama, kasi may bias ka sa sarili mo eh. Bakit ka maglalagay ng mababang presyo? Sobrang ayos ka sa sarili mo. Oo. Pero ako kasi, pag ikaw ang nagbigay ng presyo sa sarili mo, may bias yan. So, ako, as always, ako kasi ang tip ko dyan parati, your reference is your last job. Para pag tinanong ka, bakit ganyan yung rate, you go back to your last job. Yun yung patunay mo na yun yung worth mo. Then, so, itutuloy ko yung have, ano. No. Yung kasi kanina sorry. Oo, na. Siningit na lang you know your worth. Parang sinasagutan namin yung tanong. Sige, go yan, go yan. Okay. Update ka lang namin when it's okay to accept low rates. So siya, ang ayan, yun na nga din yung discuss ko kanina. Sa creative sides. Oo. Tapos ako naman doon sa technical side na medyo industry specific. So hindi ka tulad ng creative side na pwede ka mag-create ng portfolio. Oo, na meron kang ipapalag na talented ako mag-drawing. Eto, drawing ko pa. Okay na, diba? Sa mga katulad namin na industry-specific or skill-based at talaga. At skill-based. Oo. Ang walang ibang proof na kaya mo yon at nagawa mo na yon other than your previous work experience. So, kung wala ka pang previous work experience na related do sa industry na pinapasok mo, most likely, the best that you can do is to accept a bit lower rates na alam mong yung sa client na yon at sa kumpanya ng client mo na yon eh marami kang matutunan. Matutulong. Na pwede ka na mag-increase ng rate sa susunod mong project. Yun exactly yung sinabi ko doon sa kasi yung kaninang sinasabi ko na bagong mentimentihan ko
that ano siya, dati siyang nag-work, although sa call center yon, pero escrow yung trabaho niya. So, most likely, meron na siyang kahit pa paano glimpse sa transaction. Pero ngayon, nag-apply siya as TC. She accepted a bit lower na rate. Sabi ko sa kanya, okay lang yan. It doesn't mean na dinimin mo yung sarili mo or what. Kasi siya mismo sa sarili niya, sinasabi niya na hindi pa siya ganun ko-confident na mag-handle ng transactions nang siya lang mag-isa. Kaya napilitan siyang nagawa niyang tanggapin yun. Sabi ko, okay lang yun. Basta ang importante, more than the sweldo na makukuha mo kay client, is marami kang matututunan sa kanya. At may kay ka na mag-increase ng rates sa next client mo. Sabi ko, hindi yung pagpasok mo, $10 per hour ka agad. Ano ka? Anak ng Diyos. Lang, parang ladder. Oo. Simulan mo sa umpisa, angat ka ng angat, tapos yun nga, yung last job mo, kung ano yung natutunan mo, tsaka ano yung natutunan mo sa mga past pa, yun yung magdidictate kung ano na yung rate na, ano na yung rate mo, ano na yung standing mo doon sa ano. Actually, yung sa mismo client ko narinig yan eh. Sa mismo client ko narinig yan, sabi sa akin ng client ko dati, halimbawa lang ah, ang bayad niya na sa akin $15 per hour. Example lang. Tapos sabi niya, kapag nag-resign ka sa akin at hinire ka ng iba, hindi ka dapat papayag na 15 ka. Dapat mas mababa. Hindi, sabi niya, mas mababa. Mas mababa, sorry, mas kasi sabi niya, ang dami kong na-share sa yung bago. So, na mapapakinabangan ng next client mo. Sabi niya. So, wag ka nang tatanggap ng lower than the rate na binibigay ko sa'yo ngayon. Kasi, hindi na, ano, parang hindi mo na deserve. Tapos sabi ko, ay, edi meow. Which is totoo naman. May point naman. Natuwa naman ng puta. Edi meow. Ang buwisit ang puta. Edi meow. Pero, naranasan ko ding tumanggap ng mababang rate ha, for the sake of ex-friendship. Pero, dahil hindi na kami friends, okay lang. Hindi, ako naman. Controversial. Controversial. Controversial ang puta. Yun talaga eh, no? Pero ako kasi, yun nga, yung mababang rate, totoo yun, dapat hindi ka pa urong, dapat talaga paangat ka. Oo. The pero more experience kasi sa akin, the more experience you get, dapat paangat ka. And the learning, ka. Pero, pero totoo din naman, at some point, lahat naman tayo dumaan sa ganyan, at sana hindi dumaan ako nun. Minsan, naintindihan ko yung mga tao na minsan hindi nag-aangat ng mataas. Naintindihan ko rin yung minsan kailangan bumalik. So, yung isang tanong na gusto kong masagot is, okay, nag-apply ako. Ano ba yung time frame na dapat na hindi pa ako nahahire, na dapat medyo, hindi naman tabahan, pero dapat maging aware ka na na, oh, medyo antagal na. So, you have to consider other stuff na. So ano yung acceptable time frame? Kaya para ma-quantify natin. Although depende mahirap siyang quantify, pero ano yung acceptable eh? Oo. Pero nga, depende, I mean, sa need ng tao. Kung halimbawa, pero I mean nga, lifestyle mo. Kunwari, depende sa lifestyle. Mabubuhay. Kunwari yung meron kasing ibang tao na mabubuhay kasi may tutulong sa kanila. Oo. May ibang tao na or maraming pinagkukunan. Oo. Halimbawa, yung husband niya, may work din. Kung hindi gagalaw, oo. Walang kakainin. May iba na kung hindi ka gagalaw, walay talaga. So, siguro yun, kahit na isang buwan ganyan, or magto-two weeks ganyan, kakabahan ka na. Correct. Or, kasi kahit anong payo natin na, di ba kahit anong payo natin na you have to save mag-antay. 6 months worth of your salary para in case mo lang ka sarali? Sarali? Wala ka lang nabiling nipple tape, ganyan ka na, sarali? Bro! Anyways, ayun na nga. So, kahit ano kasing payo natin na mag-ipon, meron talagang may maraming pinagkakagastusan, maraming needs, maraming expenses. May ganun talaga. Na hindi kaya, breadwinner na... Okay. Pag may sumobra lang ng konti, andyan na ang mga maniningil. True. Andyan ang mga beneficiaries na mga nakasahod. So, meron din may mga tao talagang kailangan. Jollibee na. Di ba iiwasan? Sobrang nag-upgrade na ng lifestyle, charot. Ay, isisingit ko yun. Ulit, may singit ako. So, bigyan natin toothpick. May nakasingit ba? Singit ka sa nasingit eh. Ayan. Happy, ikaw ngayon ha. Happy birthday.
Ayan, so hindi mo rin masasabi na huwag tumanggap ng $3 kasi yung merong iba, makakaipon na kung marami silang kukuhaan. At saka kunwari nga, yung asawa niya may trabaho, yung may mga businesses sila. So parang pastime na lang niya yung freelancing. Tapos paano kung talagang gusto na lang niya to? Kasi gusto niya lang niya to kasi matututo siya or nag-enjoy siya dun sa trabaho ng client. So, sino ka para sabihin na huwag niyang tanggapin, di ba? True. Oo. Tsaka gusto ko yung sinabi ni Mien kanina. I think importante rin yun na dahil yun nga eh, nasisilaw sa yung mga freelancers dun sa unang sweldo, agad-agad nagpapalit ng lifestyle. Oo. Di ba? Parang, hay, mga one day millionaire. Naka, ano? Oo. Naka, nag-apple ka kagad. Ganyan. Oo, oh, yeah, mga lintik si na MacBook na yan. Si binibili ng MacBook agad. No offense sa mga naka-MacBook, ha? Uh-oh. Pero parang naging pero yung inside joke symbol. Na status symbol ang MacBook, eh. So, yung wag ba parang, yung tatamaan, wag mapikon kung hindi kayo yung social climber. Okay? Huwag masyadong pikon. Gusto nyo yung MacBook dahil gusto nyo yung MacBook. Pero kung gusto nyo yung MacBook para magmukhang mayaman at para may bumili ng courses nyo, ay nako. Hindi. Totoo yun. Totoo yun eh. Yan, yan. Yung biglang nag-change ng lifestyle dahil sa unang buwan, pangalawang sisingit buwan. Sisingit ko lang yung ano, sisingit ko lang si Lisa na naman. Nga dahil natulat ko nga siya. Naibasa ko kasi, sinulat ko nga kasi siya. So, di ba nga, tinanggap nga siya sa probinsyano pero tinanggal siya agad. Mm-hmm. Pero pagkatanggap niya pa lang, tatlong kotse na daw yung binili niya. So, sino to? Eh, tapos natanggal siya. Si Mystica daw. Si Mystica. Talaga? Kasi ako kasi pinasulat sa akin nung isang beses. So, ano, so, yan na nga. Talaga? Tinanggap tatlong siya kotse kagad? Mm-mm. So, ayun. Eh, hindi nga siya. Ano nga sa probinsyano. Yung ugali. Maka-extra nga dun. Mag-ano para naman kasi siya kay ano. Nagmakaawa siya kay ano. Pag napapanood kayo mga interview niyan, para siyang praning. Nagmakaawa siya kay Coco Martin para kunin siya. E di kinuha siya. Pagkakuha pa lang sa kanya, nag one day millionaire siya, bumili siya ng tatlong kotse. Kaso nga, pangit yung ugali niya, pinatay siya dun sa series. So, ayun. Eh, totoo, yun, pangit yung ugali niya, so pinatay talaga siya. Oo, pinatay siya. Sinigibambam talaga siya. Mabilis lang siya. Tapos, ayun. Tapos nung pinatay siya, nagalit pa siya kay Coco Martin. Parang pinag... Chismosa, ang daming alam. Ay, hindi nga. Kasi nga, kung ano yung trending, yun yung... Diyos ko, nakakahinga naman sa alam ko, ha? Sorry, ha? Ang alam ko lang yung lulunurin mo. Lulunurin kita, lulunurin kita. Yun lang alam ko. May bagong dagdag tayo. May bagong dagdag, hindi ko kaya. Yung lulunurin kita. Ay, may bago yung lulunurin kita. Nag-ano daw, bumukas daw yung oven, tapos sumabog daw yung oven sa mukha sa harap. Hindi mo mapinapanood ko sa hapon, nakakadiri. Anyway, so balik tayo kay Mystica. Makabili nga ng tatlong kotse, charot. Lokay nga tayo kay Cardo. Ipabulletproof. Makakaawa ko kay Cardo. Pero totoo yun, yung drastic change ng lifestyle, yun yung unang uubos ng kung ano man yung kikitain mo, no? So, okay. Kasi ano, lalo weekly, diba? Sorry. Lalo weekly yung sweldo mo. Ay, oo, pag weekly. Oo, bawat labas mo. Pakiramdam mo, ang dami. Gastos ka, kasi may lalabas pa naman sa 30. Kaya lang pala, yung budget mo sa 30, yung mga bills mo, ayun na pala, kabuuan na mula first week, eh, ginastos mo na. So, sa katapusan, wala ka ng ano, oo, kasi 1/4 ng bills yung meron ka. Oo, so, ayun, so, kahit na mainis kayo, kahit saan nyo naririnig, kailangan nyo talaga mag-budget, kailangan nyo ilista yung gastos nyo, kasi iba-iba tayo, hindi tayo makapagsabi. So, kailangan yung gastos nyo, at saka yung kita nyo, at saka yung luho nyo. Mm-hmm. Ayun, so kailangan realistic siya. So, may key naman kung may key ka naman magluho. Para magbili ng tatlong kotse, and then go. Pero wala naman problema dun eh. Oo. Hindi naman namin ginajudge yung mga maluho. Pero kung meron... Lalo na may mga MacBook. Oo, kasi minsan yung iba may MacBook pero binabayaran naman yung ano or late naman sila magbayad ng credit card nila, eh, 'di ba? 'Di wala din.
So nakasalalay so yung bayad nila sa credit card kung may nagbili ng course nila, eh kung wala. Correct, tama okay. Yun. Kung walang bumili, eh, de paano na, di ba? Di wala kang pabayad yun. Ngayong month. Oo. Mm-mm. Yun nga eh. So yung change ng lifestyle. Now, let's say, ito na nga, wala. Okay. Ang una ko bang gagawin, presyo agad, dapat babagsak presyo yung unang step ko? Yung ba dapat agad? Sa akin, hindi eh. Try ko munang mag-tweak ng kung paano ako mag-apply. Yes, kasi pinagdaanan ko na yan dati, yung may mga ilang months na vacante ako. Yung mga, so ano yung unang nilang dapat tingnan? Dapat ba agad, bagsak presyo agad ako kasi walang humahire sa akin. Ano yung tingin una daw nilang dapat tignan? Ako? Tingnan mo muna yung kaya mong i-offer na iba. O yun. Baka meron. Yun ang ginagawa ko dati. Since dalawang industry yung medyo, alam kong strength ko, transactions, tsaka property management. So, kung medyo maalat sa transaction side at medyo parang konti yung job post, tapos ang daming nag-apply, lilipat ako sa kabilang industry na medyo strength ko rin. Lilipat ako sa property management side. Ganun yung ginagawa ko dati. Tapos, medyo mas gagawin kong concentrated yung application instead na, kasi di ba ang tendency, pag habang hindi ka natatanggap, mas nadamihan mo yung application na ginagawa mo. Bira lang ng bira. Ang ginagawa ko, namimili ako nung sobrang close talaga sa kaya ko. Yung wala na akong ibang masyadong adjustment na kailangan gawin. Para pagdating ng interview, kaya ko siya talagang i-push ng bongga na parang si client eh mapapawaw. Ang una kong gagawin, medyo ibababa ko yung level ng skill set na hinahanap. Yun. Before ako mag-a-adjust ng presyo. Halimbawa, dati puro property manager yung ina-applyan ko, bababa ako ng konti sa leasing side or halimbawa leasing assistant or admin assistant, ganyan, ng property management din. Ibababa ako ng konti yung skills. Para kahit ibaba ko yung presyo, hindi nag-suffer yung rate na dapat sa ganitong industry. Kesa mag-a-apply ako ng property manager, tapos ibababa ko yung presyo ng property manager, hindi maganda, unang-una hindi maganda sa profile tingnan, na instead na mag-increase yung sweldo mo, bumaba. Diba? Pangalawa, totoo yun. Parang mas masakit tanggapin yung nagbaba ka ng presyo sa pangmamahaling posisyon kesa nagbaba ka ng posisyon pero tama yung presyo. Ulit-ulit? Diba ko? Mas para sa akin. Magulo, parang inipol tape mo. Ano sa'yo mo? Sinilip ko tuloy. go. Ganito, para sa akin, mas masakit tanggapin sa pride ko bilang isang freelancer. Pride mo ang pinag-uusapan. Parang yung confidence mo madadamay dun eh. Kasi, mas masakit tanggapin para sa akin yung nagbaba ako ng presyo sa mataas na posisyon kaysa nagbaba ako ng posisyon na same price din dun sa posisyon na yun. Mm. 'Di ba? Ibababa ko naintindihan niya? Position. 'Yon. Gets niyo ba? Ibababa ko yung posisyon. Halimbawa, naintindihan niyo ba? Ulitin ko, mas malinaw. Wala sumasagot. Halimbawa, hindi nila naintindihan. Ito, hindi nila na-appreciate. Halimbawa, Depstore. Wow, umuubo pa. Umuubo pa, ha? Umuubo pa. Halimbawa, managerial position yung current position ko ngayon. Tapos sumaseldo ako, halimbawa, ng $1,000 per month. Halimbawa lang. Wow, taray. Halimbawa lang. Halimbawa, manager, okay. $1,000 per month. So, kung hirap pa kong makapasok, halimbawa, medyo maalat yung industry ngayon, may mga industry kasi na seasonal eh. Halimbawa, maalat yung manager na $1,000 per month, ibababa ko yung posisyon. Halimbawa, next is admin assistant or assistant manager, tapos $800. Dun ako, at least, bumaba yung presyo, bumaba yung posisyon, walang nalugi sa amin. Hindi nalugi si client, hindi ako nalugi. Kesa, ipipilit kong mag-manager, tapos wali-wali naman ako, tapos magbababa ako ng presyo, ibababa ko na lang yung position ko.
Ganun yung ginagawa ko dati. Sobrang last resort na mag-adjust ako ng presyo. Pero ang ina-adjust kasi, ko yung skills. E di, ang gawin mo, pag bumaba ka ng posisyon, maging proactive ka. Kasi pwede naman ikaw maging ano sa client na, kaya ko pa itong gawin. Ano pa bang pwedeng gawin sa client? Ano pang matutulong mo? So, yun yung maging valuable ka sa kanila. Oo. Wag yung kung ano lang yung binigay sa'yo, yun lang yung gagawin mo. Be proactive. Alamin mo kung ano pa yung maitutulong mo. Ano pa. Kasi hindi naman niya alam lahat ng kaya mong gawin eh. So, alamin mo yung business niya. Alamin mo ins and outs ng business niya. Tapos alamin mo kung saan ka pwede pumosisyon na makakatulong ka sa kanya. Kasi pag habang nakakatulong ka sa kanya, makapagsabi ka sa kanya na pwede natin gawin to, kaya kong gawin to for you, ganon. Kasi kapag nakita niya na, halimbawa, nag-apply ka as assistant, tapos nakita niya na may potential ka talaga maging manager at nakikita niya yun sa'yo since dati mo na yung ginagawa. Mm-hmm. It's either may tendency na increase ang kanya ng rate for the same position or i-promote ka niya plus increase din ng rate, syempre, na-promote ka. Pa, plus valuable ka pa. And at least 800 ka na nun, diba? Oo. At least yung pag-increase mo, 1,000. True. Yung pag-increase mo, ano, parang si client na yung nag-push, hindi yung ipinilit mo yung sarili mo. Yes, oo. Yun. Siya na yung nagbigay. Yun lang naman yung true. Mm-hmm. Ako yung sa akin naman, before everything else, ako ang una kong isasuggest is tingnan muna nila kung ano yung currently na application na inilalabas nila. Kasi baka nandun yung diferensya. Mm-hmm. Tingnan nyo yung pagkaka-word ng inyong application, yung cover letter nyo. Tingnan niyo din yung mga trabahong ina-applyan niyo. Baka naman din kasi yung trabahong ina-applyan niyo hindi talaga tugma. Sisingit na lang sa skill set niyo. Oo. Baka kasi yung ina-apply na hindi swak yung skill set, yung makapag-apply na. Oo. Kunyari or naghahanap lang sila ng keywords. Nakakita ng isang keyword. Dali lang, kumalma ka kasi singit. Tatawag na ka MMDA. tatawid. Hindi, last. Kasi iba naghahanap lang ng keywords o kaya naghahanap lang ng job title pero hindi tinitingnan yung buong application. Intindihin yung buong job baka doon may problema. Kasi ang una ko sasuggest, tingnan nyo muna yung inilalabas nyo kasi baka mamaya yung inilalabas nyo kaya hindi kayo nakakakuha kasi mali yung inilalabas ninyo. Singit. Sisingit na ako. Pasok. Kasi nga, may iba din na tao na iba yung mindset. Akala nila, yung parang outside or corporate world pa rin, yung parang pipili ka lang ng isang kumpanya na a-applyan mo, tapos aantayin mo bago ka mag-apply sa iba. So, siguro yun din, kailangan nyo rin tingnan yun kasi hindi pwedeng isa lang ang a-applyan mo sa freelancing. Mm-mm. Kasi nga, hindi ka baka matenga ka or maano ka. So, mas hindi ka mabubuhay. Yes, tandaan niyo ang tindahan. Na marami kang ipapadala. Tandaan niyo ang tindahan. Parang ano yan eh. Parang nagtayo ka ng tindahan. Yan na naman yung tindahan na. Tapos nag-print ka ng flyers. Ang yung flyers ba na ipamimigay mo isa lang sa isang tao lang? Diba, syempre, pamimigay mo yung 100 doon sa bundle na pinaprint mo, diba? So, hindi pwede sa isang tao mo lang ibibigay yan kasi hindi ka sigurado kung bibili siya o hindi eh. Mas malaki yung chance mo na makuha, yung odds na makuha ka kung marami kang pagbibigyan. The more you send, the more chances of winning. Yes. And tamang tao yung pagbibigyan mo. Kasi nagbibenta ka ng... Hindi yung basta labas lang ng labas. Oo. Nagbibenta ka ng robust, bibigay mo sa bata. Nagbebenta ka ng robust, bibigyan mo sa... Robust talaga. Pero example talaga ng babaitan to. Robust. Nakakalungkot. Si bakla, ano kayo yung tititira ng hayop na to? Robust para sa bata. Pasensyahan niyo na po si Nizza, ha? Naghapunan po yan. Iba po yata yung nakain niya ng hapunan. Hindi kanin at ulam. Hindi, pero totoo din naman. Totoo. Mm-mm. May point baka naman na iba. Ako lang talaga ako sa robust. Hindi, pero totoo yun. Ako, una ko titignan. Una yung letter. Ano ba yung nilalabas kong letter? Pangalan ko titignan is yung profile ko. Kung saan man ako nag-a-apply. Let's say, sa Upwork. Titignan ko yung profile ko na nasa Upwork. Baka yung profile ko na sinulat ko, hindi maganda.
baka yung experiences ko kulang. Tignan ko din yung mga job scores ko. Oo, yung mga ratings ko. O kasi minsan yung iba nakukomportable, tanggap lang ng tanggap ng trabaho, pero hindi tinitingnan kunyari ano yung mga previous job scores. Mga 3 pala, 2. Akala niya galing-galing niya. So, kumbaga, maraming, tingnan niyo yung pinaginagalawan yung mundo ngayon. So, tingnan niyo yung job scores niyo, tingnan niyo yung profile niyo, tingnan niyo yung portfolio niyo, tapos tingnan niyo rin yung mga ina-applyan yung trabaho. Baka naman kasi, I mean, sorry for the term, baka naman kasi masyado tayong ilusyonada na yung nag-a-apply tayo sa mga bagay na alam naman natin na sa totoo lang, eh hindi naman natin kaya. So, baka nandun yung diferensya kung bakit hindi tayo matanggap. Sa akin kasi, parang last sa akin, at sobrang last resort na yung magbababa ka ng presyo. Pag talagang walang-wala na. Pero hindi namin talagang sinasabi, Mali. Okay, okay lang. O, hindi namin sinasabi, okay, pero... Ang sinasabi okay lang namin is... Yan yung pinaglalaban namin ever since pa na okay lang tumanggap ng mababang rate. Situational yun eh. So, in-explain lang namin. Kami sinasabi ni Nise. Siguro ang pinakasagot ko dyan, okay, when is it okay to accept low rates? Kapag hindi ka sa creative at saka pag matututo ka. Siguro yun, pinaka-general na. Pero, syempre, magda-dive deeper tayo. Tayo pa ba? Trot. Syempre, alamin muna natin. Sa akin, kaya nga, sa akin, acceptable siya kapag last option mo na. Ginawa mo na lahat. Kasi, kahit kunyari, ibaba mo yung rates mo, pero yung profile mo mali pa rin yung ina-applyan mo, hindi pa rin maayos yung profile mo sa platform, wala pa rin tatanggap sa'yo kahit ibaba mo yan. Kasi mali pa rin yung ina-applyan mo eh. Oo. Pero alam mo, kapag siguro bumaba sila nung walang-wala na, yung last resort na nila, pag bumaba kayo, dapat make sure na hindi pa rin kayo titigil. Kasi yung mga na-stuck dyan, yun yung mga hindi nagpapalit ng profile, yung hindi yung naging comfortable ng profile, na. Hindi nag-update. So, ayaw na mag-improve. Yes, oo. So, kahit na tumanggap ka ng low rate dahil kailangan mo na, nagugutom na kayo, kailangan, once in a while, or every other day, or every week, nagpapasa ka pa rin ng application sa iba. Hindi pwedeng doon ka na kasi meron na. So, hanap ka pa rin ng para sa'yo. Hindi yun pwedeng hindi siya stepping stone. So, hindi siya, kumbaga panawid gutom hanggat wala yung, hanggat wala pa yung opportunity for you. Pero yung hinahanap mo para kunin mo yung opportunity. Kasi kung okay ka na doon, wag kang papayag na $3 lang na, tapos ang ginagawa ng iba sa $3, pinapatay naman nila yung sarili nila sa oras. Para kumabig. Ayun ang pinaka hindi ko inaano, kasi may nakita ko, yan ang ayoko. 13 hours. Sa isang linggo, ilan ba yung oras natin? 168, di ba? Tapos 113, nag-work siya. Sabi ko, Diyos ko, wala ng oras sa, ano to, either nandaya siya, or hindi na siya nabubuhay. Oo. So, sabi daw ni Zara, Michelle, Jose Ferro, pasa dapat ng pasa. Hindi lang dapat pasa ng pasa, yung pasa dapat quality. Hindi pwedeng pero wag kasi tira lang ng tira. Ang inaano ko diyan, ang para sa akin nung before nung nandun ako sa stage na puro apply ako. Pag mga after ilang application na na-send ko, walang nangyayari. Halimbawa after 3, after 5 applications. Hindi kasi ako yung top, bato lang ng bato ng ano eh ng ng proposal eh. Para kang bumabaril na wala kang inaasinta. Oo. Wala kang tatamaan. After 3 to 5 application, magsa-stop ako. Tapos babalikan ko lahat ng sinend ko. Tapos iisipin ko, parang I will put myself sa position ng client na bakit hindi ko to tinanggap? Bakit itong application na to hindi ko tinanggap? Kumbaga iisipin ko, kunwari ako yung client. Tapos babasahin anong difference yung proposal ko. Oo. Anong problem? Bakit hindi ko to tinanggap? So babalikan ko yung job description, tapos yung proposal na sinabmit ko, pilit kong hahanapan ng mali. Kasi ganun ugali ko talaga personally. Hahanapan ko muna talaga ng mali yung sarili ko bago ako magpo-point sa iba. Para pag nag-point ako sa iba, at least, na-cover ko na kahit paano yung sa end ko. So, babalikan ko siya. Magsa-stop ako agad. Hindi yung naka-20 na ako, naka-30 na ako. Tapos, hintay ako ng hintay-hindi. After 5 applications pa lang, magsa-stop na ako at babalikan ko lahat. Titingnan ko kung bakit. Bakit? Anong problema? Bakit hindi to na nabubuklat man lang? Or kasi hindi ako
hindi ako fan ng ano eh, yung barabarang pagpapadala. Mm-mm. Kasi you're wasting your time. You're hindi, wasting tsaka, also the client's time. Baka matanda pa spam. Para sa akin, true, bukod sa spammer ka, para sa akin kasi, pag basta ka bato ng bato, sarili mo yung binabato mo sa client eh. So parang, kung binato mo ng pabarabara, so ano yung pabarabara ka? Parang, paano kasi seryosohin, di ba? Kung hindi mo, hindi mo kang maayos yung ano, hindi naman sinabing sobra bongga na kailangan with colors and everything. Yung alam mo ginawa ng may isip, yun. Yung alam mong ginawa ng may isip. Yung ginawa ng, ang harsh na ito. Ginawa ng may isip. Sorry na. May pinariringgan ka na naman, ikaw talaga. Hindi, wala. Ito, you're putting words in my mouth. Charot. Nag-toothbrush ka ba? Oo, bakit? Social lang pang toothbrush ko, ano, yung purified water. Kasi mahirap-hirap kami sa tubig. Kaya social yung pang toothbrush namin. Purified. Yung binigay. Madam, baka may isisingit ka, Madam Nisa, bago ako magsalita. Ayun. So, baka may isisingit na naman si Madam eh. Oo, meron. Hindi, ano, yun na nga. So, kasi di ba recommended naman talaga na wag mag-send ng canned cover letter. So, dapat per client talaga. Individual. Individual. Personalized. Yes, oo. Kasi upward, iba-iba ng job description yan, eh. Mm-mm. Kahit sa upward yan, may hint yan. Sorry. Oh, sorry. May hint siya kung sino. Dito kaya ako sa gitna ninyo. Tapos, enforcer. O, oh, dito, tawid na. Tawid. Enforcer ako sa inyong dalawa, ganun. Sabat eh. Oo nga. Pwede ko pa, kasi pag nakita tayo, di ba, nagsisikuhan lang. Teka. Ay, sabagay. Nung ganun, di, nagbabalyahan tayo eh. Oh. Talagang takipan ng ano, tatakpan yung bibig talagang ganyan. Oh, shit ako muna, di ba? Nagbabalyahan tayo eh. Bayulente tayong mga tao eh. So ako ganito na lang muna. Hep! Ganun. Ah, tuloy mo na, Nisa. Hindi na, promise. Iinom na ako para hindi ako makapagsalita. Nakalimutan ko na eh. Hindi, joke. Maramdamin. Tampuhin si Makala. Hindi nga, yung yun nga, tama yun, yung individualized and personalized cover letter. Sa Upwork, kung titingnan yung mabuti, hindi yan pwede yung nakita mo yung na virtual assistant ang hinahanap, pasa ka agad ng cover letter, paste agad. So, kailangan nang walang basa-basa. Yes, oo. So, kasi minsan may instruction dyan. Light spaghetti on top of your cover letter. Ganon. So, kailangan tinitingnan mo yung tinitingnan kasi nila kung binabasa mo yung mahahaba eh. Or tapos, sa job description niya, may mga hint yan. Ano ba yung mga kailangan niya? So, ano siya? Mamaya, YouTube channel ba siya? Podcaster ba siya? Or may-ari ba siya ng website? Or real estate ba siya? Or, kasi makikita mo siya dun. So, pag alam mo kung anong industry ng client, alam mo kung paano ka-a-atake. Hindi iisang atake lang yun. Kung ano sasabihin mo. Alam mo kung anong pangangailangan. Yes. Alam yan ang mo, i-address mo. Kasi yun ang kailangan niya eh. So, wala siyang pakialam kung gaano ka kagaling, kung saan ka nag-college, kung anong degree mo, kung senator ka, ganyan. So, ang pakialam niya is makakatulong ka ba sa kanya. So, ayun. Ano ba yung maaambag mo sa business niya para kunin ka niya? So, ayun. Sabi ni Al, ganyan sa online jobs, PH. Oo, may mga ganun sila. Right, keme, on the subject line, keme, do, ganun. Ang ginagawa ko kasi pag sa cover letter, hindi yung fancy na sobrang formal at may mga kung ano-ano highfalutin words, kineme, boom-boom dyan. Dahil hindi naman ako kagalingang mag-English. Kung ano yung nasa job description na hinahanap niya, yun yung sinasagot ko. Yes, oo. Magsabi ka naman na nabanggit for, niya. Oo. Halimbawa, I'm looking for someone who has experience with California. Pak! And keme ako agad. I have experience California. Being a TC in California. Keme do, ganun. Oo. So, kung ano yung needs niya, yun yung i-address mo. Hindi mo kailangan ng mga bonggang formal kineming masyado dyan. Or lalo na yung mga basta generic letters. Kaya yung mga courses na nagtuturo kung paano mag-apply. Tapos, pag nag-apply ko dun sa course, bibigyan ka ng mga naka-templates. Mga kapatid, hindi po yun maganda dahil iba-iba po ang kliyente, iba-iba po ang pangangailangan ng kliyente. Yung mga ganon, sa totoo lang, tinuturoan kayong maging tamad. Oo.
Tamang mangongopya. So pag binayad, pag may nagbayad kayo ng ano, how to create your cover letter, tapos binigyan kayo ng template, ay nako, bawiin niyo yung bayad niyo. True. Hindi ayun. Dapat so, hindi mo mailalagay sa isang inyo. Template 'yan. Oo. Baka kaya tinuturuan kayo ng maging tamad. Template siya. Oo. So tinuturuan kayo maging tamad. Ano ba 'to? Ginudge na nila kayo na hindi kayo nag-iisip. Oo. Kaya kayo so, binigyan ng template. Ginudge kayo na hindi kayo nag-iisip. Mm-mm. Or hindi niya rin alam kasi i-explain. Hindi niya alam yung gagawin. So siya rin, oo. Kaya ganun. So, kaya siya nagbibigay ng template. Tapos pag, pag nag-apply, lahat ng estudyante niya, same yung template. So, pare-pareho sila. So alam ko sino nagturo. Oo. So, pare-pareho sila ng apply. Oo. Mas maganda. Ano, ako kasi ano eh, short but sweet. Yung parang... Ako din. Ay, well, yeah. Talaga. Nakakahiya naman yung... Oo. Nakakahiya naman yung... Short kailangan but sweet. Terms, no? Para makahanap, makasungkit ka ng ano, malanding client. Ay, ako din. Pa-virgin. Client, bikini man. Bikini man, Jen. Artin po, tragis. Ang sarap susukin. Tapos sa dulo lagi nung ano ko, nung cover letter ko pala, lagi ko siyang, parang may call to action na hinahamon ko siya lagi ng ano, interview. Anytime yes. You're uh-oh. Available anytime bigyan mo convenient. Siya, bigyan mo ganyan. Sa kanya yung bola. Huwag yung ano. Oo. Huwag yung pakipo. Para mapipilitan siyang sumagot or, kasi may call to action eh. Oo, or yung mga sabi niya parang mm-hmm. ano, hoping to hear from you tapos if I don't hear from you I will assume that you're not interested ganun. So, nanakot ka pa. Hindi, parang maiisip niya na parang ano, parang napaka-confident mo sa ano mo and na hindi sarili mo kailangan, hindi mo siya iiyakan. So, ano ba yun, hugot? So, ano, so parang hindi mo siya, parang mag-move on ka na after niya. So, parang meron siyang ano, meron siyang sense of meron urgency. Siyang... Kailangan, tsaka maiisip niya na parang mag-decide. Oo. Maraming iba sige, tong ano, na. Marami tong options ganun. Oo, or sasabihin na kailangan ko na mag-decide kasi alam ni kailangan ko na mag-decide kung kailangan ko ba siya or kung makakatulong ba siya. Mm-mm. Kasi mapupunta pwede. Na siya sa iba. Ganun. Pwede naman 'yun. Basta just make sure na ako always pagka may ganyan, always just make sure na kung anong ilalagay niyo sa cover letter niyo ay mapangangatawanan ng resume niyo at ng profile niyo. Kasi baka mamaya maglabit ang profile. Under promise over deliver. Under promise over deliver. Kasi baka mamaya nagmamaganda kang masyado sa cover letter mo na parang kineme-kineme if you don't reply chu-chu-chu-chu-chu. Tapos pagtingin sa profile mo bangas-bangas naman. So, anong klaseng pagmamaganda yan? Diba? So, basta at the end of the day, make sure the work supports kung ano yung it supports mm-hmm. kung ano yung boka mo. Siguro pero, i-ulit, kasi nine na rin pala, iulit na lang natin na yung knowing your worth, hindi lang yan dahil sinabi sa'yo na $18 ka. So, knowing hindi. Your worth, hindi maraming yun. Factors yan. So, ikaw, yung past jobs mo, yung kaya mong gawin yung ano ba yung sinabi ko kanina? So ano yun? So, ewan ko sa'yo. So, yung kaya mong gawin. Sabay ganun. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Oo. Tsaka yung kung paano ka. Kasi may ayun, sige na, hindi na ako magsisingit. Last words na. Ituloy mo na, nakakabuisit naman nito. Ang lakas makabitin. Kailangan mo ba robust? Hindi, ayun na, nakita ko kasi si Yen sa comment. So, sabi niya, nung nagsisimula ako, ganun ako, sinusunod ko yung sinasabi nila na pattern. Eventually, napagod ako. Yan, simple diba? Lang talaga. Oo, si Yen. Mayroon akong, mayroon akong client. Baby namin. Galing charot. Siya kay Norlene. Yes, oo. Galing sa amin dalawa. Oo. So, anak namin yan. Ayun. So, binigay niya sa akin ng isang client niya. Hindi ako talaga tumatanggap ng hourly, eh, di ba? Alam niyo yan. Pero, mm-mm. nung nakausap ko yung client niya, sobrang bait, sobrang nagmamatter sa kanya yung soft skills, hindi yung skills. Mm-mm. So, sabi niya, marami siya nakilala sa OLJ na
puro yabang, puro mimi. So, nag-uusap kami nung unang interview. Sabi niya, hindi daw to interview, nag-uusap lang kami para makita niya kung jive kami. So, 2 hours na kami nag-uusap. Sabi niya, ganun din daw sila ni Norlene. So, ayun nga. So, sabi niya, meron siyang nakausap na ibang freelancers. Talaga naman daw na magagaling yung skills at alam niyang yun yung makakatulong sa kanya. Kaya lang hindi sila swak. Kasi nga, parang personality-wise. Yes, oo. So, importante talaga yung soft skills, yung kung paano ka makitungo sa client, at paano ka makipagtrabaho. Hindi, tsaka minsan, sa karamihan ng magagaling, kasi hindi lang naman ikaw ang magaling eh. Sa karamihan ng magaling, ang magpapaangat sa'yo is yung pagkatao mo na. Yung attitude mo. Kasi kung gaano kayo karaming magaling, yung personalidad mo, yung pagkatao mo, yung pakikitungo mo, yun ang magiging edge mo. Kasi hindi lang ikaw ang magaling, kung hindi lang yung alam mo, hindi lang ikaw ang may alam niyan. Marami pang may alam niyan. Baka mas marami pang alam sa'yo. True. Pero meron mas magaling sa'yo. Meron mga bagay na mas magaling ka sa kanya. Meron din ng mga bagay na mas magaling yung isa. Sige na, tapos na. Hindi. Sasingit ko lang na yan din yung rason kung bakit lagi kong hinahamon yung client na mag-interview kasi gusto ko siyang marinig kung na magsalita at gusto kong i-gauge kung magkakasundo kami o hindi. Yun. Gagawa ko ng kaya, ganito pag magsasalita ako. Mimi. Wala, hindi namin papansin niyan. Sorry. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka dyan. Last word na raw. Kasi alas 9 na. Last word na, lilipat tayo. Madam, mauna ka. Okay. Ako ulit. Ayun, last word. Balik tayo sa matalino ba yung sasabihin mo? Hindi naman masyado. Nilakbo ba yung pag ito? Maglalagay akong Bix. Baka hindi kaya ng diwa ko eh. Balik tayo sa question na when is it okay to accept low rates? Parang yung ginawa ni Nizza kanina to sum it up. Una, kapag ang industry na pinapasok mo is hindi sa creatives. Kasi na-explain na namin kung bakit parang medyo no na magbaba ng rate kapag nasa creative side ka. Kasi madaling i-prove yun. So, number one, kapag wala ka sa side ng creatives and halimbawa nasa technical side ka or nasa skill-based and industry-based ka na trabaho at wala kang previous experience sa industry or skill set na yun, pwede okay lang na magbaba ka ng rate sa simula. But just make sure na that will not be the end. Like, hindi hanggang doon na lang. Gawin mo siyang stepping stone. Pangalawa is, kasi mayroong mga trabahong seasonal eh, na may mga season na talagang wala, maalat ang clients, lalo na sa real estate. So, pag yung mga ganun, okay lang na tumanggap ka ng mababang rate. Kasi, medyo downtime ng ganong industry. So, aaralin mo talaga yung market ng industry na pinapasok mo. So, kung medyo downtime, okay lang na magbaba ka ng rate. Kasi, wala eh. Kailangan. Downtime eh. Tapos pangatlo, instead, last resort mo, kung existing freelancer ka na and medyo inaalat ka sa clients, instead na magbaba ka ng rate, magbaba ka ng position para at bumaba yung rate mo, bumaba yung position, walang nalugi sa inyong dalawa. Hindi ka lugi, hindi rin lugi si client. Pwede ka pa umangat. Oo, pwede ka pa umangat. May room ka pa to go up. Yun lang yung mga points kung paano namin tinatanggap na okay lang na magbaba ng rates. Sige, ako naman. Wala ako muna yung panggit na. Ganon. You. Ako na. So, sa akin, ayun, alam naman na natin sa aming tatlo na talagang okay lang sa amin magtanggap ng mababang rate. Pero bago tayo tumanggap ng mababang rate, tingnan muna natin kung ano yung mga challenges or ano yung mga ginagawa natin or mga practices natin kung bakit hindi tayo nakakakuha ng kliyente. Maayos ba yung cover letter natin? Ina-address ba natin yung needs ni client? Yung mga isimulat ba natin sa cover letter natin ay well-supported sa job history natin? Nag-update ba tayo ng account natin or ng profiles natin? Masyado na ba tayong complacent? Pag nag-a-apply ba tayo, search lang tayo ng search kasi hindi natin tinitingnan mabuti yung mga ina-applyan natin.
baka naman kasi tumitira lang tayo nang wala naman tayong inaasinta, naghahagis lang tayo, bumabaril lang tayo, wala talaga tayong tatamaan. So pag na-address na natin yon, apply uli. Pag wala na talaga and you really need to lower your rates, there is no shame, uulitin ko, there is no shame in accepting lower rates. Walang masama, hindi siya nakakahiya. At pag tumanggap ka, hindi mo kasalanan kung bakit hindi makatanggap yung ibang tao ng mataas na rate. Hindi mo kasalanan yun. Kasalanan nila yun. Kasalanan nila. Kasi sila, hindi sila makataas doon sa rate na gusto nila. So wala kang kasalanan doon. It is perfectly fine. Ang suggestion ko, habang tumatanggap ka ng lower rates, you work para tumaas ka. Huwag ka naman ding magstay doon. Always aim high. No? Paano mo gagawin yun? Support it with good work. Be a very good freelancer. When I say hindi lang skill, be a good freelancer, meaning maging makatao ka, maging maayos kang kausap, maging maayos kang makatrabaho. Kasi sabi ko nga kanina, in a sea of freelancers, yung alam mo, marami ding may alam. Yung alam mo, marami ding mayo kung ring ka. So ang magiging edge mo ay yung pagbuting tao mo, magiging mabuting katrabaho mo, magiging concerned mo sa kliyente mo. Lastly, is ito sa akin personally, is treat your clients very well. Pag may client, treat them very well. Give them what they deserve. Kasi babalikat sila sa'yo. So that means you care for the relationship that you have. Pangalagaan mo. Kasi ako, tried and tested. Yung una kong kliyente, hanggang ngayon, nasa akin pa din. Although humihinto kami from time to time, pero pag minsan wala akong kliyente, tapos minsan nagigipit ako. Kasi may ganun eh. I mean, si Nizza, I'm very sure nagigipit din yan. Si Mien, nagigipit din yan. Dumadating bigla yung mga dati kong kliyente. Hindi ako pinababayaan, balik sila. Right now, I have 4 projects. All previous clients bumabalik sa akin. All because, again, hindi ako nagbubuhat ng sarili kong bangko kasi mabigat. Nakaupo ako sa bangko, so mabigat pag binigyan ko. Ang point ko is, if you care for your clients habang nagtatrabaho kayo, hindi nila kayo iiwanan. Pwedeng huminto kayo for a while, pero kayo ang unang-unang maaalala nila. And mangyayari yun sometimes, most of the time, at your lowest. So yun, yun yung sa akin. Ayun. So, ayun. Ikaw. Ngayon na wala akong masingit. Hindi, ako na. Sige, ikaw na. So, yun na nga yung, hindi na ako masyado mag, na numbered list kasi yun na nga yung sinabi ninyo. So, ang dagdag ko lang dun sa creative, so, imbes na, yung sa creative side, sa writing at saka dun sa mga graphic design, yung mga may kaya mong, yung kaya mong pangatawanan ng, ano, visually. Uh-oh. Ay, yung kaya mong pangatawanan visually, gawan mo, pag-investan mo yung sarili mo na pag-investan mo yung sarili mo na kunwari ngayong araw, imbis na mag-Facebook ka, gumawa ka ng article para sa blog mo or imbis na mag-Facebook ka, makipag-away ka sa groups, gumawa ka ng logo or lapitan mo yung mga kaibigan mo na nagsistart ng business, gawan mo sila ng logo. Tapos, syempre, habang nakikita yan, palagay mo yung pangalan mo. So, habang sumisikat sila, habang lumalago yung business nila, kumakalat din yung work mo. So, baka mamaya, yung mga groups na buy and sell groups na mapuntahan nung kaibigan mo, may mga magsistart din na business na pwede niyang i-refer sa'yo. So, wag natin masyadong maliitin yung maliit na work at saka yung mga pro bono work. As long as alam mong makakatulong sa'yo. Lalo sa creative sides niya. Ayun. So, siguro maganda rin iwanan lastly yung sinabi ni Joy. Sabi niya sa comments, everybody has to start somewhere. It's up to you how you will strive to thrive. It all boils down to having the right attitude towards everything. Oh, diba? Taray. Ang bongga niya doon. Yes. Matalino si Joy doon, pero wala kang kinalaman doon. Si Joy lang yun. Oo nga. Bakit? Kinlame ko ba? Hindi ko naman ginlame ko. Malay ko ang kinin mo. Yung ano ni ano, yung toothpick ni ano, ang kinin mo. Sarap. Kanya na. Meron ba? Ayaw. Bumili ba? Ayaw. Gusto mo ba yung toothpick ni ano, ang kinin mo? No. Lakas natin maka-blind item, no? Ayan na naman kayo. May kaaway na naman kayo, Char. Kayo lang.
Wow, kami talaga, ha? Kami talaga, ha? Wow, Nizza, tayong dalawa lang daw, ha? Dahil ako kakahiya naman talaga. Diyos ko, sa lahat ng kriminal, ikaw ang inosente. Sige, kitang-kita dyan sa malapad mo, no? Ano, thank you sa mga nanood. Episode 16. Salamat. Umabot tayo ng 16. So, susunod sa episode 20, makikita-kita kami. May tatlong kotse na si Madam. Bulletproof lahat. Yes. dahil sasali po siya sa probinsyano, siya po yung alalay ni Lorna. Na makabili ako ng tatlong kotse. Tatlong kotse. Ayan. So, yes, na bulletproof. Thank you sa mga nanood. And see you next week. Dito bye-bye. Din sa wala lang may matututunan. Ayun, sana may natutunan kayo. Bye-bye. Meron ba? Bye-bye. Nakakabuisit lang yung wave ganun. Ang art eh. Paalam. Ayun yan.